So yun mga boss, isang magandang buhay na naman sa inyo. Daniel GTV nga pala. Please subscribe to my channel at i-share nyo sa mga kaibigan nyo para maging aware sila sa mga legit at fake na bag, shoes, etc. So yun mga boss, sa pag-uusapan natin ngayon ay yung PG4 mga boss, legit at fake to. Ito sila, ayan. So itong vlog na to mga boss at itong episode na to, nahati siya sa tatlong part mga boss. Unang-unang part itong comparison, pangalawang part yung performance test, tapos pangatlong part mga boss yung pinakabago natin na content, yung one-on-one mga boss. So wala kaming ibang gagawin kundi mag one-on-one by invite to mga boss. So pwede kang maging kalaro ko mga boss, pwede kitang i-invite na makalaro ako sa one-on-one mga boss. So ayun lang mga boss, 1 to 24 lang para kay Kobe, 1 to 24. Tapos pag natalo nyo ako, mamimili kayo ng sapatos na kaso sa inyo mga boss. Pili lang kayo dyan. Ayan, pipili lang kayo sa mga yan mga boss. So ganun lang kasimple. Kung taga malayo ka, mag-aangkas ka na lang papunta rito sa bahay ko. Tapos akong bahala sa expenses mo mga boss. Basta mag one-on-one tayo. So ito yung tinatawag ko na Dumayo Ka series. Di ba kay Coach Mab, Dayo series sa akin, Dumayo Ka. Kasi kayo yung dadayo dito sa lugar ko mga boss. At maaari ka manalo ng mga sapatos mga boss. So yun lang mga boss. Kung bago ka lang dito sa channel ko, syempre mag-subscribe ka dahil marami akong pag-giveaway para sa iyo mga boss. Para sa inyo mga boss. So ito siya. Size 10 to 10.5 to mga boss. Ayan, so kung paano sumali, sobrang dali lang, unang-unang susi para makasali ka sa raffle ato mga boss. Unang-una, dapat mag-subscribe ka sa channel ko. Pangalawa, nandito yung full mechanic sa baba. Bagbasahin nyo na lang. Ngayon, kung di ka naman size 10.5 at di mo rin trip yung mga sapatos, mayroon pa akong isang pag-giveaway para sa'yo. Ito'y tinatawag na letter of the day. So kada vlog ko, may magpa-pop na letter parang ganito. Ayan, so pag-pop niya mga boss, wala kang ibang gagawin kundi isulat yon, ipunin yon at magbablog ako ng isa. Sasabihin ko doon na ito na yung huling letra sa laro natin mga boss at wala kang ibang gagawin kundi i-PM lang ako, paunahan lang. Kung kayong nakakompleto, syempre kayo mananalo ng 4,000 worth na sapatos sa gusto niyo mga boss. So ilan mga boss, simulan na natin yung comparison ng PG4 mga boss. So let's go. So yun mga boss, bago natin simulan yung side-by-side comparison na lang dalawa, sasabihin ko muna yung onting detalye dito sa sapatos na ito mga boss, kung magkano ko sila nabili, kung saan ko sila nabili mga boss. So itong PG4 mga boss na Orig ay nabili ko sa tao na nagkakalaga ng 4,000 pesos. So sobrang steel ko siya nabili, pero gamit na kasi siya nung nabili ko, pero ayos lang dahil gagamitin ko rin naman. So ito yung bottom niya, medyo madumi na, pero ayos lang dahil gagamitin ko rin naman siya dahil mamaya, or sa next vlog ko sasabihin nyo. Feels ng sapatos na to. Grabe to mga boss. Ito naman, nabili ko siya ng 1,600 sa Cartimar. Ayan siya. Ayan. So yun lang mga boss. Simulan na natin yung comparison nilang dalawa. So let's go. So yun mga boss. Tulad na nakagawian. Lagi tayo nag-uumpisa sa box nila mga boss. So unang-una, ito yung legit at ito yung fake. Unang-una nyo mapapansin dyan, magkaiba yung box sila. Dahil ito talaga yung inisyo sa fake mga boss. Box to ng PG3 mga boss. Kung mapapansin nyo, ganito yung box ng PG3. Pero ganito yung box ng fake ngayon mga boss sa PG4. Kung makikita nyo naman, Paul George 4. So ito talaga siya, official box ng fake mga boss na Paul George 4. Na mabibili sa Cartimar. Ito naman yung legit mga boss. Black box siya, tapos may mga bilog-bilog dyan yan. So ano na natin yung pagkakaiba na. Nakita nyo ng pagkakaiba, so wala na akong dapat i-explain dyan. Ayan. Both size 11. So wala na akong dapat i-explain dito mga boss. Diretso na tayo sa mismong sapatos mga boss. So ayan mga boss, iwala na natin yung comparison nilang dalawa. Ito yung legit at ito yung fake mga boss. So magsimula tayo sa toe area nila mga boss. Sa toe area nila, ayan, sobrang laki na agad na pinagkaiba. Dahil itong legit mga boss, ayan, wala siyang black dito. Hindi tulad na itong fake na mayroong black. At magkaiba rin yung kulay ng sole nila mga boss. Ito sobrang blue na itong fake. At itong legit, light blue lang siya mga boss. At may nakasulat din dito. Focus natin, try. Kumafocus. So ay ma-focus, huwag natin pilitin ng ayaw. So muna tayo dito sa taas mga boss. Dito sa taas mga boss, ang una nyo mapapansin dito itong logo ng PG rito. Ayan, kung mapapansin nyo itong sa fake mga boss, masyadong malapad yung leather nya. Ayan, compared dito sa legit. Pansin ninyo. At magkaiba rin yung texture ng leather nila mga boss. Ito parang may makakapaka sa gitna. Ito flat lang siya mga boss. Ito parang may makakapaka sa gitna eh. Ito flat lang. Ayan. So ito, dito naman tayo sa zipper nila mga boss. Sa zipper nila, tira natin kung smooth. Hindi, tingnan lang. Ayan. Ito yung makikita mo sa loob. Ito naman sa fake. Ayan. Ayan, yan yung makikita mo sa loob nila mga boss. So kung titignan mo, halos parehas lang naman sa lacing, pero magkaiba talaga sila mga boss. Lalong lalo dito sa PG logo na naman. Tingnan nyo. Tingnan nyo to. Tandaan nyo yung itsura compared dito. Ayan. Mas maliit yung logo ng
fake, mga boss. Ayan sila. Magkaiba rin yung kulay nila dahil ito medyo brown siya ito. Malinis yung kulay niya. Ayan. Magkaiba rin yung quality ng tang nila, mga boss. Ito masyadong masyadong yung tang niya. Ano to? Ay, wala. Masyadong ano yung tang niya? Tawag dito. Mataba. Ito hindi, mga boss. Flat lang yung tang niya. Ito masyadong ma-foam. Sa laces naman nila, mga boss, magkaiba rin yung laces nila. Ito, kung makapapansin nyo, wala masyadong pattern yung laces nya. Ito, kitang-kita nyo yung mga guhit-guhit, mga boss. So, yun lang. Yun. Dito naman tayo sa sock liner nila, mga boss. Kung makapapansin nyo, yung sock liner nila, unang-una nyo mapapansin dyan yung size. Dahil ito, sobrang taba ng sock liner nya. At sobrang lambot na ito. Ito naman, mga boss, fit yung sock liner nya dito sa may heel part. Hindi siya yung parang napipindot, hindi yung parang maluwag. Ito kasi parang mapupunit anytime eh. Yun. Yun. So punta na tayo sa gilid ng sapatos, mga boss. So yun, mga boss, dumako naman tayo dito sa side ng sapatos, mga boss. Ang unang-una nyo mapapansin dyan ay itong swoosh. Unang-una dahil ito ay glittered, ito silver. So magkaiba sila. Ito glittered yung texture nya, tapos glittered din talaga yung itsura nya. Ito naman silver lang, mga boss. Yan. Pangalawa, itong blue na pahaba rito yung may nakalagay na air, mga boss. So magkaiba yung color nila dahil ito color blue. Blue na blue, ito may pagka green na siya. Ayan, blue green na siya, mga boss. Ayan. Dumako naman tayo dito sa midsole nila, mga boss. Kung mapapansin nyo, itong midsole na ito, yung mga bilog nya, sobrang natural, walang halong chemical. Ayan siya. Ayan, samantalang ito, mga boss, talagang halatang-halata may mga bilog-bilog na pinagplanuhan nilagay. Ayan siya. Ayan. Pang-apat, mga boss, itong leather niya rito. Kung mapapansin niyo, leather na ito, maliit siya. Ito naman, malaki, mga boss. Tapos magkaiba rin yung texture nila. Ayan, tapos makikita niyo dito yung leather na ito, talagang hanggang labas. Magkarugtong siya. Samantalang ito, mga boss, hanggang dito lang yung leather niya, naputol na rito. Ito hindi na to leather. Ito leather buo. So yan, kitang-kita nyo na agad, mga boss, kung ano fake dyan. Kabilang side naman tayo, mga boss. Yan, mga boss, dito naman tayo sa kabilang side, mga boss. Kung mapapansin nyo, itong dumi ng ilalim, de joke lang. Kung unang-una nyo mapapansin dyan, mga boss, yung shoes ulit. Ito, dahil ito silver lang siya. Ayan. Dito sa part na to, mga boss, may pagka-glitter siya ng onti. Pero onting-onti lang, mga boss. Kung ikukumpara mo dito na shining, shimmering, splendid, eh, oh. Talagang kumikin ang inang, eh. Yan. Pero dito naman sa lace hole nila sa loob, mga boss, halos wala naman pinagkaiba sa itsura. So hindi na natin masyado tatalakayin yan. Ayan, sa midsole nila, ganun pa rin yung sinabi ko kanina. Sa nakasulat, halos pares lang naman. Ayan, medyo lukot na lang tong isa dahil itong legit, dahil nagamit ko na to. Ayan, tapos yung 13, may nakalagay na 13 dito. Ayan, sira na rin. Ito buo pa. So yun lang, mga boss. Dumako naman tayo dito sa likod ng sapatos, mga boss. Ito yung pinaka giveaway na malalaman nyo na fake sila, mga boss. Lapit tayo. Ayan, unang-una itong ito, mga boss. Tingnan nyo, magkaibang magkaiba sila dahil ito pataas yung forma nya, pataas sya. Tapos ayan, pataas sya, diba? Pa-arrow. Ito, palapad. Ayan. Yun, yun lang, hindi, yun lang. Tapos, itong sa heel nila, mga boss, ito mapapansin nyo, sexy siya eh. Manipis eh, oh. Tsaka akmang-akma talaga. Ito, medyo mataba. Pansin nyo? Yan. Sa midsole nila, halos ganun pa rin naman yung na-explain ko kanina. Ayan, ito, halatang-halata mo talaga yung bilog ng fake. Samantalang itong legit, ay sobrang natural, mga boss. Ayan, yung leather quality rin nila, sobrang magkaiba. Sobrang magkaiba, mga boss. Yan. So, dumako naman tayo sa insole nila, mga boss. Unang-una nyo mapapansin yan, ito. Itong legit. Ito talaga yung pinaka malalaman nyo na fake talaga itong fake, mga boss. Ayan. Dahil ito, color white. Tapos, sobrang kapal nung insole nya. Samantalang ito, yung mga natural na peke lang, mga boss. So, hindi na kayo mahirapan mag-legit check, mga boss. Sa loob naman nila, ito may air unit. Yung makikita nyo yung mga bilog-bilog na butas-butas dyan. Ito naman, walang ganun, mga boss. So, punta na tayo sa sole nila, mga boss. Yan, mga boss. Sa sole nila, mga boss, ang unang-una nyo mapapansin niya, syempre, yung color. Hindi sa, dahil gamit na to, nanilaw na hindi ganun, mga boss, dahil magkaiba talaga yung pagka-blue nila. Itong sa fake, mga boss, blue-blue talaga siya. Compare dito, ito, medyo hindi pa ito naninilaw.
Ayan. So, magkaiba talaga sila. Yung pattern nila, halos parehas lang naman, pero hindi natin, malalaman natin yung bukas, mga boss, or sa susunod na araw, yung traction test nila, kung parehas lang. Ayan. So, yun lang, mga boss. Balik na tayo sa mukha ko. So, yun, mga boss, tapos natin i-review yung PG4, mga boss, yung side-by-side comparison nila. Ayun nga pala, mga boss, kadalasan na mga fake, may ganito. Ayan. So, pag ganyan, matik yan, mga boss. Matik, alam na this. So, yun, mga boss, ibibigay ko na sa inyo yung final thoughts ko rito sa sapatos na to. Unang-una dito yung sa zipper nila, mga boss. Smooth naman tong sa legit, mga boss. Hindi ko alam ba't tumigas siya. Medyo tumitigas na siya, mga boss. Ayun, hirap na iangat. Itong sa fake, mga boss, maganda naman yung zipper niya. Madali siyang iangat. So, ayun. Ayun yung disadvantage niya itong legit. Hindi ko alam bakit. Nung unang binili, okay naman siya. Pero ngayon, parang, alam, adjust natin. Yung, medyo parang umano na siya. Hindi ko alam tumigas. So, baka kailangan lang ganun-ganun yung araw-araw. So, yung mga boss, ilalim naman nila. Ayan. Kita nyo naman ito. Itong sa legit, mga boss, may naninilaw. So, advice ko sa inyo, huwag kayong bibili ng translucent na sole. Bili nyo yung solid na sole, mga boss. Huwag yung ganito para wala kang sakit ng ulam, mga boss. Kasi, pero kasi ang pogi ng colorway na ito, mga boss. So, ayan. Ganda na ito, mga boss. Lalo yung performance na ito. Abangan nyo yan, mga boss. Ayan. So, ayan. Sa likod nila, mga boss, dead giveaway na yon ito. Sa likod. Sobrang magkaiba sila. Magkamukha naman sila pag di mo talaga, pag wala kang i-compare na sapatos, hindi mo naman papagkakamalang fake talaga yung mga fake eh. Unless pag tatabihin mo sila, ayan, sexy talaga tong fake. Ito, bulky siya. Tapos yung pangatlo, yung sa loob nila, mga boss, kita nyo naman kanina. So, yun. Wala tayong dapat pag-usapan doon. So, yung mga boss, may bago tayong content, mga boss. Sinabi ko na kanina yung one-on-one. So, abangan nyo yun, mga boss, dahil sobrang ganda nun. Maaaring kayo yung i-invite ko dito sa bahay ko para maglaro tayo ng one-on-one, mga boss. Pag nanalo kayo, syempre, sapatos. Kundi ito, maaaring ito yung mga fake, mga boss. Papagamit ko sa inyo, tapos pag nanalo kayo sa inyo na to, maaaring ganun yung gawin ko. Abangan nyo na lang, mga boss, yung one-on-one. Mamaya i-shoot ko na rin yun, may darating dito na isang tao. So, yun, mga boss. So, yun lang, mga boss. Maraming salamat sa 1,260 yata yun. 60 natin ng mga boss dyan. So, naputulong nyo ang supporta sa journey ko bilang isang YouTube vlogger, mga boss. Real versus fake vlogger, tsaka sneaker vlogger na rin, mga boss. So, yun lang, mga boss. Bye-bye.